Dalawang bata po ang nabaril sa Paseco compound. Ang isa po ay dinala sa Orthopedic Hospital, samantalang ang isa po ay dinala rito sa Santa Ana Hospital dito po sa Maynila. At kanina nga po sa kasamang palad ay binawian na po ng buhay yung pong batang dinala rito sa Santa Ana Hospital. Meron po siyang tama ng bala sa leeg na tumagas po sa kanyang spine. Bagamat yung pong suspect ay ang unang tinamaan ay yung pong dinala sa Orthopedic Hospital. At isa lamang po ang bala na tumago sa dalawang batang ito. Yung nasa orthopedic ay tinamaan po sa balikat, samantalang ito pong naririto ay tinamaan nga po sa leeg na tumagos sa kanyang spine. At kanina nga po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung ama ng bata at tumanggi na pong payagan ng ospital na makapag-interview pa yung attending physician nito pong batang ito. Narito po ang payag ni Ginoong Azarcon. Mensahe ko lang po sa mga taong gumagawa sa nang ganitong pagkakataon. Saan naman maawa, matakot na kasi malapang Panginoon. Kailan pa? Kailan taon, walang takot sa Diyos. Walang magawa. Kaya di mababago ang buhay ng tao kung di ang tao di, walang takot sa mali ng Panginoon. Kaya kung sa tao nakadisga sa anak ko, bahal na siya mali ng Panginoon. At hawak na po ngayon ng mga otoridad yung tatlong sospek na may kagagawan dito sa pamamaril sa Paseco compound kagabi po. At para sa karagdagang detalye, may live report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Ligid sa follow-up operation kaninang umaga na huli ng Manila Chapo City Hall Public Assistance, ang dalawang suspect sa pamamaril sa dalawang bata sa Baseco compound na ito ay sina Rene Macalnas at Romeo Esguera. Kaninang hapon naman sumuko ang isa pa sa mga suspect na si Ibrahim Piang. Agad namang sinun over sa Manila Chapo si Piang. Kasama ang Manila Chapo, pinuntahan namin kanina ang pinangyarihan ng krimen. Iniinda pa ng 6 na taong gulang na biktima ang sakit mula sa tinamang sugat matapos siyang bariling sa gabi sa loob ng kanilang bahay. Ayon sa ina ng biktima, saraw talaga ang target ng mga suspect, partikular na si Romeo Esguera na sa umunong nakita niyang bumaril. Sakitin sa tingin daw niya kasi pinag-initan siya ng grupo dahil siya raw ang nagsisilbing barangay coordinator para nga sa mga city officials na magsasagawa ng demolition sa kanilang lugar. Nakaligtas man silang mag-ina, napuruhan naman ang 8 taong gulang ng pamangkin na kanina-kanina lang ay pumanaw na. Nagtamo siya ng tama ng bala sa leeg na tumagos sa kanyang gulugod. Sasampa ng kasong frustrated murder ang tatlong suspect. Sige? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. At sa puntong ito po ay makakasama po natin ito pong lolo nung namatay na bata dito po sa Santa Ana Hospital. Pero para na rin po sa kanyang seguridad at sa kanyang pong kahilingan ay talikod po siya, nakatalikod po siyang magpapa-interview ngayon po live dito sa QRT. Magandang hapon po sa inyo, Lolo. Magandang hapon po. Apo, at sa tingin niyo hubay, ano po itong dahilan, ito pong pamamaril nitong suspect sa bahay niyo po kagabi? Sa pagkakaalam ko po, may project po si Mayor Lim sa Block 5 Extension, yung itatayo niyang DRR. So, isa po doon yung mga tatamaan ng development, yung mga suspect po. So, yung grupo po na yun, nakikipaglaban po yun kay Mayor Lim, ayaw nilang umalis sa lugar. Samantala, inayos naman po sila. Bago po gigibayin ang kanilang bahay, mayroon pong pinaayos si Mayor Lim na pwesto. Pamilya nyo dito sa project na ito? Ang nanay po nung nabaril po, yung isang bata ay isang barangay coordinator po. Kaya siguro isa yon ang motibo bakit siya ang target talaga nung mga salarin. Kaso lang, nakaharang kasi yung dalawang bata kaya ang balang para doon sa nanay, sa bata napunta. Sa tingin ho nung mga suspect, yung pananaw po ng pamilya, yung nanay po yung nagtuturo ng mga gigibay na lugar. Yun, isa po yun. Kasi siyempre, nasa barangay siya. Kung anong order ng barangay, sinusunod po niya. Ang barangay naman, kung anong in-order ng local government, yun din ang sinusunod. Ang lumalabas po sa hinala nga po ninyo, yung nanay yung target, pero nanay sa kasamang palad, nadami yung dalawang bata. So sa ngayon, no, paano umalis na ba kayo sa lugar, yung buong pamilya nyo, o naroon pa rin kayo? Hindi. Ako, hindi naman ako umalis doon kasi malayo yung bahay ko doon sa pinangyarihan. Yung mga anak ko, sila yung nando doon. So sa ngayon, wala na doon yun sila. Pinaiwan ko na yung bahay nila doon para sa kanilang kaligtasan na rin. Opo, at siguro ano po yung apilan nyo pa sa mga otoridad para maibalik yung kaayusan sa inyong lugar? So ang isang hiling ko lang po,
sana yung mga kriminal na nandiyan sa Baseco sa ngayon, sana mahuli sila. At yung mga suspect na nahuli po, positibo po silang itinuro ng bata na yung isa na hindi na grabe ang tama. So sana aminin na lang nila, wag na silang magmatigas kasi tinuro talaga sa sila ng bata. So po yung isang bata sa ngayon? Sa ngayon po, maayos naman po yung kalagayan niya. Nakalabas na siya sa ospital kagabi pa kasi di naman grabe yung tama niya. Maraming salamat po sa inyo, Lolo. Si Lolo po, hindi na po natin babanggitin yung kanyang pangalan. Siya po yung Lolo ng isa sa mga yung namatay pong biktima dito sa may Santa Ana Hospital sa ngayon.